ngayon, mga mahal naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Goodbye, Pasaway! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Huwag kang makialam sa usapan namin. Umalis ka na dito, Punyang. Umuwi ka na. Pauuwiin mo ka para libre kayo, Nek. Ay, Punyang, umawa ka naman. Bigyan mo naman ako ng kunting makahiyan lang. Dito ako. Hindi ako uuwi. Dito na rin ako kakain. Sasama ako kung aalis ka. Ay, Punyang, parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka namang ganyan. Marami na nga akong problema. Dinasagdagan mo pa. Ikaw ang gumagawa ng problema mo, Karyong. Kaya magdusa ka. Kagawad, Gusteng. Tapusin na natin ang usapang ito. Eh, sige. Sabi mo na kay Kagawad na siyang umapayag na ako. Bahala na. Eh, sige, Kap. Sasabihin ko na ngayon kay Kagawad Asyong para makapag-order na tayo kagad ng uniform ng mga nagdi-training ng Wasar. May sige, Kagawad Gusteng. Ikaw na ang bahalang magipag-usap sa kanya. Eh sige, Kumare Punyang. Maiwan ko na kayo dito ni Kapitan. Ah, sige, Kagawad Gusteng. Adios. Nakialam ka na naman sa usapan. Kabuntik ng madulas ang dila mo eh. Sanggang dikit ngayon si Rudolf at si Kagawad na Gusteng. Mamaya parating sa kanya. Malilinti ka na ka. At hayon, nakapag-desisyon tuloy ako nang hindi ko pa gaanong napag-isipan. Bakit mo pa pag-iisipan yun? Maganda nga ang mungkahin niya. Makakatipid ka nga. Pag-iisipan mo pa. Gamitin mo naman yung sentido common mo, Karyong. Simpleng arithmetic lang yan. Baka naman, pumupurol ang utak mo dahil nasusubra mo na ang pakikipagtarik mo kay Veronica. Punyang! Alingin siya. Gutom na gutom na ako. Ako rin, Kagawad. Sinubukan kong umutang sa sindahan nila Bibang. Pero pinagalitan pa ako ng banding na darawin na dayo. Ganun ba? Nako, sana makumbinsin ni Kagawad Gusteng si Kapitan. May kumakatok, Kagawad. Sino kaya yan? Hindi ko alam kung sinan. Sandali lang. Kagawad Asyong. Ikaw pala, Kagawad Gusteng. Kumusta na? Pumayag na ba si Kapitan? Kaya pwede ka nang pumunta sa barangay hall para makapag-usap kayo ng masinsinan. Pinaliwanag ko sa kanya yung napag-usapan natin. At napapayag ko na siya. Sige, Kagawad Gusteng. Pupunta na ako doon ngayon din. Hayan, Kagawad Asyong. 50,000 po lahat yung paunang bayad sa order namin na uniform ng mga rescuer. Kailan po ang delivery niyan? Sa lalong madaling panahon. Tatawagan ko na kagad yung kontak ko. Yung balance po, kapag na-deliver na. Pero kailangang standard ha. Baka mamaya, magaya tayo sa barangay na Buntisan.
puro sub-standard ang nakuha nilang uniform at gear ng mga rescuer. Hayun! Sa halip na sila ang mag-rescue, sila ang ni-rescue dahil bumikay ang gear nila. Huwag kayong mag-alala. Standard yun. Hindi peke. Original ang binibenta nila. Ah, sige. Ibigay mo na sa akin yung paunang bayan. Oh, ito. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Oh, 50,000 na. Pag-aabihan na kami ni Kagawad na daw. Bibili kami ng tigisang kabang bigas at magiinuman kami mamayang gabi. Oh, hayan Kagawad Asyong. 50,000 lahat yan. Oy, sige, Pining. Tatawagan ko na kagad yung kontak ko. Sige, aalis na ko, ha. Umalis siya kagad. Tubang-tuwa siya nang maibigay ko sa kanya yung pera. Ay, sana totoo na may contact siya. Baka magaya na naman ang usapan na ito noong nag-order kami sa kanya ng uniform na walang dumating na uniform. Kung mangyayari ulit yun, nako, malaki na namang problema. Pining, mag-iisang linggo na nung binigay mo kay Kagawad Asyong yung paunang bayad. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa siyang dinideliver na uniform ng mga rescuer? Yun din ang pinagtatakhan ko. Ang usapan namin, idideliver na nila kaagad. At kung naideliver na, saka ko ibibigay yung balance na 45,000. Kailangan makausap natin siya. Mamaya magaya doon sa naikwento ni Shirley na niloko kayo? Oo nga eh. Pagkitawagan mo nga si Kagawad Gusting, papupuntahin dito sa barangay hall. Sandali lang ha, tawagan ko siya. Hey! Sinong tatawagan mo? Si Kapitan? Talagang hindi kayo tumitigil ano? Patuloy pa rin ang pagkikipaglampungan mo sa asawa ko ano? Ang landi-landi mo! Aling po niyang naman? Huwag kayo magsalita ng ganyan. Hindi po siyang tatawagan ko. Huwag ka nang magkaila. Dinig na dinig ko na tatawagan mo ang asawa ko. Ha? Eh, hindi po si Kapitan ang tatawagan ko. Kundi si Kagawad Gusting. Kasi may problema kami, aling kunyan. Parusot lang yan. Sige nga. Tawagan mo si Kagawad Gusting. Pakikinggan ka. Kung siya nga ang tatawagan mo. Sige. Oh, sandali lang ha. Hello, Kap. Kagawad Gusting. Si Veronica po ito. Kailangan pumunta kayo dito ngayon sa barangay hall kasi may problema tayo. Sige ha. Hihintayin ka namin dito sa motel. Sa barangay hall pala. Sige, bye. Oh, hayan. Nagkakamali kasi isinasagot mo. Madalas siguro kayong nagmumotel ng asawa ko, ano? Aling po niyang, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi po totoo yan. Hindi po. Aling po niyang, sobra naman kayo. Hindi po totoo yan ang sinasabi ninyo. Maawa naman po kayo sa kanya. Ay, pati ba ikaw? Ipinagtatanggal mo siya? Siguro. May relasyon din kayo ni Kagawad Gusting, ano? Ha? Aling po niyang? Malaking problema to. Bakit kaya wala pang order nating uniform ng mga rescuer? Ano kaya nangyari doon? Hindi nyo ba nakikita si Kagawad Asyong? Mula nung araw na naibigay mo yung paunang bayad sa kanya, hindi ko na nakita. Aba, baka delikado na ito, Kagawad.
Baka hindi totoo na may kausap siyang supplier ng uniform ng mga rescuer. Kinakabahan na ako. Ginawa na niya ito noon eh. Aba, huwag na akong lulukohin. Mapapatay ko ang kagawad na yun eh. Mapapatay ko siya talaga. Siguro, mas magandang gawin mo kagawad. Puntahan mo siya sa bahay nila at tanungin kung ano na ang nangyari sa order nating uniform. Naghihintay na yung mga rescuer eh. Eh sige, pupunta na ako dun ngayon. Hindi pwedeng lukuhin niya ako. Kagawad, huwag mong ilalagay ang bata sa kamay mo. Ikaw ang malilintikan. Eh, paro kasi, punong-puno na ako biningi. Kaya kung lulukuhin niya ako, talagang mapapatay ko siya. Kagawad Asyong. Ikaw pala, Kagawad Gusteng. Wala siya dito. Wala siya dito? Oo. Aba, eh, saan siya napunta? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung saan siya pupunta. Basta sabi lang niya sa amin ni Bunjeng, bantayan daw namin tong bahay niya at may pupuntahan silang dalawa ni Kagawad Adong. Hindi ba nasabi sa iyo kung saan sila pupunta ni Kagawad Adong? Wala nga siyang sinabi sa amin eh. Wala talaga Kagawad. Nako, naloko na. Wala pa bang idiniliver na uniform ng rescuers dito? Mga gira yun. Wala. Ano? May itatanong ka pa ba sa akin, Kagawad, o wala na? Wala na. O sige, kapag dumating sila, pakisabi na galang ko rito at hinahanap ko siya. Makakarating, Kagawad. Cap? Kagawad Gusteng. Napasyal ka sa baya. Ano bang may paglilingkod ka o sayaw? Kapitan, napag-isip-isip ko na parang tama kaya ta sa sinabi mo. Anong ibig mong sabihin, Kagawad Gusteng? Si Kagawad Asyong kasi hanggang ngayon, wala pa siyang ibinibigay na gear uniform ka eh. Talagang matagal nang ibinigay ni Pining sa kanya yung advance payment natin. Yan lang ang sinasabi ko eh. Paano yan ngayon, Kagawad? Patay tayo yan. Tatawanan na lang tayo ng buwisit na Kagawad na yan. Nadala na ako sa kanya eh. Ginawa na niya ito sa atin noon. Akala ko kasi, tuminiw na. Dahil parang maamong tupa na nakiusap sa akin at nang mamakawa. Satanas yun, Kagawad! Dapat hindi pagkakatiwalaan. Yan, malaking problema natin yan kapag wala siyang naibigay na gear uniform ng mga rescuer sa atin. Patay, naluko na naman tayo. Nako, malaking problema na naman to. At baka mautang kong buhay ng animal na yon. Kagawad, bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Parang ganun na nga, alingin siyang. Ha? Anong problema mo, Kagawad? Kagawad, nagre-ring yung cellphone mo. Sagutin mo. Hindi ko sasagutin yan. Si Kagawad Gusteng yan eh. Kukuha sa inyong gear uniform na untot nila sa amin eh, paring Adam. Ha?
Bakit? Wala pa ba yung order na gear uniform ng mga rescuer? Eh, kasi sabi ni Paring Adong, hindi nila makontak yung number na ibinigay ng mga kausap niya. Ano? Pero yung pera ba, binigay niyo doon sa kausap niya? Bah, oo naman. Binigay namin sa nakausap niya. Ay, nako, kagawad. Oh. Baka na-scam na kayo at itinakbo na ang pera. Hindi nila maaaring gawin yun. Hahanapin namin sila at papatayin. Eh, kilala niyo ba ang mga yun, kagawad? Hindi. Ang pakilala nila sa amin, sila ang nagsusupply daw ng mga gear uniform na mga sundalo. Kilalang kilalaw sila ni President Bongbong Marcos. Oh, pero, eh bakit hindi na sila nagpakita sa amin? Nako, delikado ito aling siya. Eh, sa sandali lang at pupuntaan ko si Paring Adong. Tatanungin ko siya kung nakontak na niya yung kausap naming tao. Teo Dasyong, lumabas ka dyan. Harapin mo ako. Naka. Nagpusan tayo. Yung si Kagawad Babalaw. Teo Dasyong. Nandyan na. Baka tusukin ako lumabas ng kanyang babalingin siya. Sabihin mong wala harapin ako, ha? Ay, sige. Ako na ang bahala sa kanya. Naka. Delikado na ito. Ano kaya ang gagawin ko para hindi ako matusok ng babalingin? Ay, este. Para malutas ko ang suliranin ito. Ano? Pineng, talagang hindi ko na makontak si Kagawad Asyong, pati si Kagawad Adong. Wala rin daw sa bahay nila. Walang nakakalam kung nasaan siya. Ha? Paano kaya ito, Kagawad? Anong gagawin natin ngayon? Eh, subukan mo kayang tawagan si Kagawad Asyong. Baka sakaling sagutin ka niya. Ha? O sige. Susubukan ko ulit siyang tawagan. O ano, nagre-ring na ba? Oo, Kagawad. Hayan, nagre-ring na. Hello, Kagawad. Si Pining ito. O ano, kumusta? Ha? Dapat ibibigay na lahat ang balanse? Sige. Maglalabas ako sa bangko. Sige po, Kagawad. Dapat may deliver na ngayon. Ha? Mamaya? Maidi-deliver na kapag naibigay na yung balanse? Sige po, mamaya. Ibibigay ko na ang balance. Sige, bye. Ano pa rin? Nakausap mo? Ano sinabi? Kailangan daw ng supplier na mabayaran na ang balance para may deliver na mamayang gabi. Ha? Baka hindi totoo yan, ha? Malilintikan na naman tayo. Eh, wag mo muna kayang ibigay. Paano yan? Ang sabi sa akin, hindi na raw sila magdi-deliver kung hindi natin iba ibibigay ang balanse. Sige, ibigay mo na. Para wala na siyang maidadahilan pa. Binita, Umbreng, Paseng, huwag muna kayong alis, ha. Hintayin natin yung di-deliver nilang gear uniform ng mga rescuer na nag-training ng wasan. Mamaya na kayo babalik doon sa checkpoint. Ay, ayun po, Kapitan. Upo, Kapitan. Upo. Kapitan, pinagtimpla kita ng kape. O, ito, inumin mo muna. Ay, salamat, Veronica. Ang bait mo talaga. Ay, ako rin, Veronica. Pakitimpla mo rin ako ng kape. Gusto ko yung matamis ng kaunti. Ako rin, Veronica. Sa akin yung hindi masyadong matamis, ha?
yung katamtaman lang at may gatas. Gaya-gaya ang mga ito. Huh? Ngayon ang magtimpla ng sarili ninyong kape. Kap, ano kayang oras darating ang magdi-deliver ng gear uniform ng mga rescuer? Hindi ko alam, Veronica. Kahit maghintay tayo ng matagal, basta kasama kita. Kapitan talaga, huwag kang masyadong lumapit sa akin. Baka dumating si Aling Punyang, magagalit na naman yun. Oo nga pala. Pakihilot mo nga itong likod ka. Sumasakit na naman eh. Oo, yan lang pala eh. Halika doon sa opisina mo. Halika na. Ha? Ay? Naku. Amring, ano kayang gagawin nila sa loob? Ay, hindi ko alam. Wala kong pakialam dyan. Ay, ako, magtitimpla na ako ng kape ko. Ay, Amring, Benita, Paseng. Nasaan si Kapitan? Naku. Ay, patay na! Naman kaya ang gagawin ni Aling Punyang kapag nakita niya si Veronica? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Goodbye, Pasaway! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!